Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo. Kabilang na nga po ang Pilipinas na nagpapadala ng mga satellite sa pangkalawakan para nga po sa research and development ng ating bansa. Katuwa nga po nito ang DOST or ang Department of Science and Technology, pati na nga rin po ng PhilSA or ng Philippine Space Agency. Kamakailan nga lang mga paps ay naitala na nga po natin ang kauna-unahang successful launch para nga po mag-deploy ng mga satellite sa May Tarlac noong Mayo 20, 2023, at tinawag nga po itong rocket na ito na Tala. Ngunit bago nga po natin yan talakayin, ay ipapakita ko nga po muna sa inyo at ibabahagi ang history kung ilan na nga po ba ang mga satellites na meron tayo sa pangkalawakan. I think we need to do a little more all-weather testing. Okay, ma'am. Discovery Houston, 20 seconds to LOS TDRS. Roger, nice to be in orbit. Noong 1984 nga ay nagpalipad ang isang Indonesian company ng satellite na kung saan ay binili nga po ito ng PLDT noong 1997 na tinawag na Agila 1, at na-decommission nga po itong satellite na ito noong 1998. At 1997 nga rin po ay sadyang nagpadala na nga ang Pilipinas ng kanyang kauna-unahang pag-aari na satellite na tinawag naman na Agila 2, para nga po sa pagbibigay ng magandang telekomunikasyon dito nga po sa ating bansa. Discovery Houston, 20 seconds to LOS TDRS. Roger, nice to be in orbit. At noong taong 2016 nga ay lumipad na ang kauna-unahang Philippine-made satellite na nagngangalang Diwata 1 para nga dalhin sa International Space Station, at doon nga po magmumula itong i-deploy. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Abril 2016, dalawang buwan matapos nga po ihatid ang Diwata 1 sa International Space Station, ay matagumpay nga po itong na-deploy para nga po mapagbigay ng real-time images para sa ating disaster risk management. Ten seconds to deploy. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Pinagdiwang at binigyang rekognasyon ang kauna-unahang satellite na gawa nga po sa Pilipinas matapos nga po ng matagumpay na pag-deploy nito sa International Space Station. A part of the Philippines
is now orbiting in space. A microsatellite built by Filipino scientists was deployed from the International Space Station on April 20. Matagumpay na nailunsad ang kauna-unahang Philippine-made microsatellite kanina sa National Aeronautics and Space Administration o NASA, Kennedy Space Center, Florida. Last week, the Diwata 1, the country's first microsatellite, was launched into space. What exactly does this mean for the Philippines? At matapos nga po na tayo matagumpay na nagpadala ng mga satellites sa pangkalawakan, ang kasunuran tanong nga po dito ay kung kailan nga po tayo magkakaroon ng kapasidad na tayo na mismo ang magpadala ng mga satellites sa himpapawid, at hindi na nga po natin dapat na kinakailangan pa na pumunta or makisakay sa mga ibang space agency para nga po makarating ang mga satellites na gawa nga po dito sa Pilipinas. Kaya naman binuo ang Tala Project noong 2018 sa ilalim ng DOST at PhilSA. Kinabibilangan nga po ito ng mga estudyante mula sa St. Cecilia College sa Cebu City, at ang Tala nga ay ang kauna-unahang high-power hybrid rocket na gawa sa Pilipinas. Meron nga itong CanSat or ang maliliit na satellites na kasing laki ng lata para makakalap nga ng environmental data, at ang Tala nga po ay may habang 10 feet at gawa sa 3D printed advanced composite materials. At dito din ay ipinapakita ang flight profile ng Tala na simula sa pag-take off, mag-deploy ng CanSat at hanggang sa paglapag nito. Taong 2023 ng Mayo 19, ang original na launch ng Tala sa Crown Valley Gunnery Range sa Capas, Tarlac. Ngunit ito nga ay nakansila dahil na rin sa masamang panahon. Mayo 20, 2023, kasama ang Philippine Air Force, PhilSA at DOST, at sa oras na alas 11:57 ng umaga ay matagumpay nga na napadipad ang Tala. 4, 3, 2, 1. Matagumpay din itong nasundan ang flight path kung saan nakadesenyo nga po ito simula sa pag-takeoff hanggang sa pag-deploy nga ng CAN satellite at ang pagbalik nga po sa kalupaan sa pamamagitan nga po ng isang parachute. Ngayon nga po ay patuloy na ang pag-collect nila ng data matapos nga po ang success ng pag-launch ng Tala. At itong data naman po na ito ay magagamit para nga po sa mas malawakan at mas malakihang proyekto sa hinaharap, katulad nga po nitong Tala, kung saan ang Pilipinas ay maaari na nga pong makapagpadala ng sarili nitong satellite sa himpapawid. Ito na nga po marahil ang unang hakbang natin para makahabol nga po tayo sa mga naglalakihang space agency. Bagamat dekada pa nga ang ating aantayin para tayo makahabol,
Di nga po lingad sa ating kaalaman na ang mga malalaking bansa na mayroong matagumpay na space agency ay sa mga gayitong maliliit na bagay din nagsimula. Discovery Houston, 20 seconds to LOS TDRS. Roger, nice to be in orbit. At dahil na nga rin po sa angkop nating talino at talento, maaari nga po ang Pilipinas sa hinaharap ay magkaroon nga po ng isang malawakang space program sa pakikipagtulungan nga po ng ating gobyerno pati na nga rin po ng private sectors. I think we need to do a little more all-weather testing. Amen. Balang araw, mararating din ng Pilipinas or ng mga Pilipino ang outer space. Huwag lang tayo susuko at patuloy nga lang po tayo sa pagsisiyasat at pagsuporta ng mga gayetong proyekto. Can you read me better now, Colonel? Yes, hear you loud and clear now. Fine, same here. I understand we're on rather a long Every four computers now have primary yes, control with critical so. Vehicle functions. By the way, I'm sorry to have missed your visit here in November. But we had a real fine time out there. Dr. Pickering showed us around the laboratory, and we were interested in particular, of course, in those projects that had some bearing on our band.